Magandang araw po sa atin, lalong-lalo na po sa mga responsible and law-abiding driver. Kamusta po kayo? Ngayon po, meron tayong sasagutin na tanong. May nag-comment po kasi sa ating comment section. Ang tanong niya, how come po I only got 5 years upon renewal ng license ko when I have 0 demerit points po? I had a violation years ago. Overspeeding. Kasi nagmamadali po ako trying to catch an international flight pabalik po mag-work abroad. Did that affect my eligibility to avail the 10 years validity of the new license? Thank you po, sana masagot. Ang concern po niya o ang tanong niya, paano daw o bakit daw po 5 years validity lang ang kanyang driver's license na nakuha nung nag-renew siya? Eh, 0 demerit points naman daw siya. Pero meron siyang violation years ago na overspeeding. Yun daw ba ay naka-apekto sa kanya para ma-disqualified siya sa 10 years validity? Bago po natin sagutin yan, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video. Ito po yung sagot natin sa unang tanong niya. Tandaan natin to ha. Bakit daw 5 years validity lang ang nakuha niya? Eh, 0 demerit points naman daw siya. Hindi po ibig sabihin na kapag 0 demerit points na tayo sa ating LTMS portal account, ay qualified na tayo para sa 10 years validity ng ating mga driver's license kapag nag-renew tayo. May mga pagkakataon po tulad nito na 0 demerit points pero hindi niya nakuha yung 10 years validity. Bakit? Anong dahilan na hindi niya nakuha ang 10 years validity? Kasi meron po pala siyang huli. Meron siyang traffic violation na na-commit. May mga pagkakataon po kasi na hindi na ipapasok ng LTO sa ating LTMS portal account ang ating mga violation. Pero kahit hindi po yan nila na ipasok sa portal account natin, nandun naman po sa kanilang record system. Kaya makikita pa rin po doon na meron tayong violation o meron tayong huli dati na kapag magre-renew tayo. Makikita po nila yon kapag meron na tayong huli dati o meron na tayong traffic violation dati, kahit a years ago man yan, nandun pa rin po sa kanilang record system. Kaya kapag magre-renew po tayo, makikita po nila yan kahit 0 demerit points sa ating LTMS portal account. Ito naman po yung sagot natin sa pangalawang tanong. Yung violation daw ba niya na overspeeding, yun daw ba nakapekto sa pagka-disqualified niya sa 10 years validity? Opo, yung traffic violation niya na overspeeding ang dahilan para ma-disqualified siya o para hindi niya makuha yung 10 years validity ng kanyang driver's license. Sa mga maikis din po na ganito, baka magtaka din po kayo ha, kung bakit 5 years validity lang ang makuha o nakuha ninyo. Kasi o kahit 0 demerit points po kayo sa inyong LTMS portal account. Baka naman din po meron kayong traffic violation dati na na-commit. Baka naman dati nahuli na kayo. Hindi lang naipasok sa inyong LTMS portal account. Pero meron pa rin po yan sa record system ng LTO. Kaya makikita pa rin po nila doon na meron kayong traffic violation dati kapag magre-renew na kayo. Kaya para po dun sa nagtanong, ito sinagot ko naman na to sa ating comment section. Bali, ginawan ko lang po ng video para mas paliwanag ko po ng maayos para sa mga mics din po na ganito, kapag hindi nyo nabasa po yung sa comment section, mapapanood nyo po dito at masasagot po ang inyong mga katanungan tungkol dito. Na kahit 0 demerit points sa inyong LTMS portal account ay 5 years pa rin po ang makuha ninyo kasi nga meron na kayong traffic violation dati. Sana nakatulong po ang video ito sa inyo. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.